So hi mga tao, welcome to my YouTube channel. So ayun na nga mga tao, naka-upload na rin ako sa wakas ng video ko dito sa YouTube. And ito po yung first ever vlog ko. So ayun, para sa video to is magre-review lang tayo ng isang product which is nakakatanggal siya ng pimples. Based on my experience is nakakatanggal siya ng pimples and acne. Bago tayo mag-start mga tao, make sure na nakasubscribe kayo sa channel ko and please click the notification bell para every time na mag-upload ako ng video is ma-notify kayo. Nakakatulong pampatanggal ng pimples and acne. Siguro lahat naman siguro ng astringent nakakatanggal, siguro hiyangan lang. So itong product na to mga tao is tawag is, ang pangalan niya is ayan. Is kargado ako ng so ayun, itong product na to is isa siyang astringent. So first use ko nito is napipil ko na mainit siya sa face, kaya medyo nagory ako. Until the next day ginamit ko pa rin siya. So ayun, meron naman siyang effect kasi di na dry na yung skin ko sa face, di na dry na yung pimples and acne ko. And then the third, fourth, fifth days is napil ko na nagbabalat siya, nagpi-peel off yung pimples and acne, tinatanggal na talaga yung pimples and acne, para siyang mask sa face mo guys. Pero yung natatanggal is yung dead skin mo, which is nakakatulong siya para kuminis yung face mo. Ewan ko lang, basta yun. Ito pa guys, sasabihin ko sa inyo, meron din siyang negative and positive. For me, based on my experience, meron siyang negative and positive effect. So unahin natin yung positive. So yung positive guys is nakatulong siya pang patanggal ng pimples and acne and marks, and ginagawa niyang manipis yung skin mo, which is nakakakinis siya. So ayun nga, okay naman siya guys for me. And the negative lang guys is after siya nag-peeling guys is paggamit ko is super mahapde sa face. Ayun nga, bawal kayong magbilad sa init. And tsaka guys, sabi nila, for me naman, di naman, sabi nila pag nag-stop ka ng paggamit ito is babalik sa dati yung face mo, iitim, dadami yung pimples mo. For me naman guys, hindi naman siya dadami kasi, ayun nga, ginagamit ko lang siya 2 times, 1 times a week, di naman siya bumabalik sa dati. So yun lang guys, yun lang yun. Maglagay lang kayo ng sunscreen if kung magbibilag kayo sa init or may lalakarin kayo or siguro mas mataas na skin, mas mabuti. Basta kahit anong sunscreen yan, update sa face. Ito siya guys, is nabili ko sa halagang 90 pesos dito sa butika namin. Ewan ko lang basta yung sabi nila pag nabili mo sa... Meron din, ewan ko lang basta meron din ganito sa HB1 at nagkakahalagang 85 or 80, 75, ganyan. Ewan ko lang, basta dito sa amin is 90 pesos lang siya guys. Ayun lang guys, wala naman akong ibang masabi about dito. So yun lang yung positive and negative. So hope na nakatulong ako sa inyo guys sa pag-share ng experience ko ng Porcelana Astringent guys. So ayun lang guys, thank you for watching and hope you enjoy my video. So pasensya guys, ito po kasi yung first ever video ko kaya medyo hindi pa ako marunong mag-vlog. So comment down below guys if meron pa kayong alam about it. Down below guys if nagustuhan nyo. And ayun guys, once again, subscribe my YouTube channel and hit like if you like my video. And don't forget to click the notification bell para every time na mag-upload ako ng video is ma-notify kayo mga tao. Bye-bye! See you on my next video. Every single day.